pinagpalang hapon po sa ating lahat. Isang malaking palakpak po sa ating Diyos na buhay. Praise the Lord. Magandang hapon, pinagpalang hapon po, Sis Ju. Good afternoon din. At isang pinagpalang hapon po, Sister Norly. Kamusta po ang mga anak ni Yahweh El Shaddai? Thanks God! I am blessed, happy, and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapa ang kalooban, masaghawa, at matagumpay! Praise the Lord! Talagang matagumpay ang buong linggo nating nagdaan. Amen? Amen! At sa darating pang mga araw, lagi nating i-claim, laging tagumpay! Amen? Amen! Amen! Ano man ang ating sitwasyon, laging tagumpay. Amen! Amen. Oh, may mga baguhan po ba tayo ngayon? Pakidala po dito sa harap upang atin po ay ma-welcome. Darating yata ang baguhan natin. Wala po tayong baguhan sa sandaling ito. Darating po yata ang ating baguhan. Amen? Okay, kung wala po tayong baguhan, dumako na po tayo sa paghahayag kung paano tayo pinagpala ng Panginoon. Amen? Amen! Lahat ba ay pinagpala? Amen. Isang malakas na palakpak po muli sa ating mahal na Panginoon! Praise the Lord! Praise the Lord! Lahat tayo ang pinagpala. Ngayon po, sino po ang gustong unang magpahayag kung paano po siya pinagpala ng ating Panginoon? Huwag po tayong mahiya. Hayaan po natin. Yes, praise the Lord! Atin pong Sister Mercy ay magpahayag ng paano siya pinagpala ng ating Panginoon. Malakas na palakpak po! Magandang tanghali hapon po sa ating lahat. Gusto ko lang magpasalamat kay Yahweh El Shaddai dahil nandun na ako sa bago kong amo ngayon, sa employer. Exaggerated masyado ang napuntahan ko. dalawang nurse sa araw, dalawang nurse sa gabi, dalawang helper sa hapon, dalawang helper sa gabi. Ay, masyado akong blessed, iisa lang ang inaalagan na aming matanda. So, nagpapasalamat ako dahil magaan ng trabaho. Amen. Pero hindi pa rin naiiwasan sa dami namin. Ang daming gossip, ang daming ano. Natitrigger yung mga nurses sa akin kasi mawawalan na daw sila ng trabaho. Pero sabi ko, huwag kayong mag-alala dahil katulong akong pumunta dito. Kaya katulong akong magtatrabaho. Diyan lang ako sa tabi. Pero sa awa ng Diyos, naayos naman namin ang lahat at maganda na ang samahan namin. Praise the Lord! Thank you, Yahweh El Shaddai. Amen. Tunay nga, talaga lang. Basta ipagkatiwala natin sa Panginoon at lahat ay walang imposible. Amen? Amen. Amen. At, okay, at meron na po ating sister. Sister SP. Thank you, Lord. Sabi ko, ayaw ko magpasalamat kasi ano, pero parang sinabi na, pasalamatan mo si Yahweh El Shaddai sa lahat-lahat. Unang-una, pinasasalamatan ko nga talaga po si Yahweh El Shaddai dahil po, sa totoo lang po, nung dumating ako dito sa Hong Kong, unang-unang pinuntahan ko hospital agad, mag-alaga ng matanda. Sabi ko, ano ba talaga yung papel ko? Sabi ko, ganun. Ano ba talaga ang binigay ni Lord sa akin? Tapos, nung mga nakaraan din, bata, magpapasalamat ako kay Yahweh El Shaddai kasi flexible po ako. Thank you, Lord. Kasi pinagkakatiwalaan ako, mapabata o matanda. Katulad nga ng sinabi ni Sister Mercy, ngayon din po ako, araw-araw din doon sa nanay ng amo ko. Sabi ko, Lord, kung ito yung kalooban mo, sabi kong ganun. Kasi dapat nga po, sabi ko, uuwi ako November, pero nakiusap yung amo ko na December na lang. Blessed ako kasi may ticket na ako. Sure na po yun. Thank you, Yahweh El Shaddai. Kasi sa lahat-lahat po ng mga pinagdadaanan ko ngayong araw, pressure po talaga yung mag-alaga ng matanda, lalo na po yung matanda. Minsan sasabihin niya sa'yo,
this is not me. Sabi niya ganun, wala ako. Sabi niya, ang dami-dami kong nakikita, ang dami-dami pumapasok sa isip niya. Lord, sabi ko, ano ba to? Minsan nakakatakot, parang akala mo na poposes. Pero sabi ko, sa pamamagitan ni Yahweh El Shaddai, kakayanin ko ito lahat. Sabi ko ganun, dahil ito po yung binigay mo sa akin. Kaya maraming salamat Yahweh El Shaddai sa loob ng 18 years ko sa Hong Kong. I am still blessed because si Lord ay laging kasama ko. Thank you Yahweh El Shaddai. Amen. Praise the Lord. Basta ang lahat po nang nasa isip natin. Ano man po ang sitwasyon, mahirap man po yan, pero ibalik natin sa Panginoon na ito po ay magaan. At tiyak yun, magaan ang bawat gagawin natin. Amen. Okay. At dumako na po tayo. Ihanda na po natin ang ating sarili. Sabayan po natin ang ating mga choir. Ang ating pong El Shaddai Gospel Music Ministry, Hong Kong. At sa pangunguna po ng ating opening prayer na si Sister Norma. At sa pangunguna po ng ating choir na si Sister Miles. Praise God. Hallelujah. Itas po natin ang ating mga kamay. Iyuko po natin ang ating mga ulo. Tanda ng ating pagsuko at pagpapakumbaba sa ating Diyos na buhay. Hallelujah, Lord. We praise your holy name, O God. We magnify your name, Lord. Hallelujah. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. O dakilang Ama, Yahweh El Shaddai, Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may likha ng langit at lupa. Diyos na higit sa sapat. Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Patuloy ka naming pinupuri, pinararangalan at dinadakila. Sinasamba ka namin sa Espiritu at katotohanan. Father God, maraming salamat muli sa araw na ito na muli mong ipinagkaloob sa amin. Araw po ng aming pagsamba, araw ng aming pagpupuri. Araw na kung saan ikaw ay aming katagpuin sa iyong banal na tahanan upang patuloy, Panginoon, magbalik papuri at parangal sa lahat ng ginagawa mo sa aming mga buhay. Maraming salamat, Lord, sa kalakasan at katatagan, sa iyong katapatan at sa iyong kabutihan, sa iyong napakadakilang pag-ibig at pagmamahal. Maraming salamat, Lord, sa lahat-lahat ng ginagawa mo sa aming mga buhay. Tunay nga po, O God, inaamin po namin na wala po kaming magagawa kung kami hiwalay sa iyo. Kaya, O Lord, nagpapakumbaba kaming lumalapit sa iyo. Isinusuko namin ang aming buhay. Isinusuko namin ang aming mga kahinaan upang patuloy na malubos, na patuloy namin ipapasakop ang aming buong pagkatao sa iyo. Patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala, sa isip, sa salita at sa gawa. At patuloy mo rin po kaming linisin, O God, ng iyong banal na dugo upang patuloy na maging marapat po kaming muli na makatawag sa iyo ng Ama. O God, itinataas namin ang iyong banal na gawain sa araw na ito. Pagpalain mo po ang mangungunan ng iyong banal na gawain ng mga gospel choir, ang mga instrumentalist, maging ang kanilang mga papuring awitin na kanila pong iaalay. Patuloy mo ito, Panginoon, i-anoint every word, every lyrics, Panginoon, na ito'y sundan ng iyong himala at kababalaghan. At ganun din, Lord, magbubukas ng durungawan ng langit upang ibuhos ang iyong masaganang pagpapala at biyaya. Pagpalain mo rin po ang iyong lingkod na iyong sinugo na si Brother Medding Cabello. Patuloy mo po siya, Lord God, gamitin mightily, boldly, and powerfully, Father God, sa kanyang paghahayag ng iyong mga salita. Pagpalain mo, Lord, ang mga puso at isipan namin, O God, na ito, Panginoon, habang kami ay nakikinig sa iyong mga salita, binubuksan mo, Panginoon, upang ang durungawan ng langit upang ibuhos ang masaganang pagpapala at biyaya. Higit sa lahat, ang pangako mo sa amin, O God, na hindi kami mabibigo sa pagtitiwala namin sa iyo. Kaya Panginoon, pagpalain mo ang lahat ng narito, ang mga dumalo sa araw na ito, pagpalain mo po anuman po ang kahilingan ng bawat isa. Inaangkin po namin na ito'y tinugon mo na.
At ganun din, Lord God, ang lahat na may mga sakit at karamdaman, dalangin po namin ang ganap na kagalingan, kagaanan ng kanilang mga katawan at ang kanilang mga buhay. Tinataas din po namin ang nalalapit na anibersaryo, Panginoon, dito sa Hong Kong chapter. Dalangin po namin ang isang matagumpay na anibersaryo, O God. Kayo po ang patuloy na umakay ng mga taong aabutin ng iyong mapagpalang kamay. Father God, maraming salamat po. Naniniwala po kami, Panginoon, ikaw ay kasama ka namin sa mga sandaling ito sapagkat sinabi mo, dalawa o tatlo na nagkatipon sa iyong pangalan, ikaw ay nasa kalagitnaan. Kung kaya't amin na pong inaangkin ang malayang pagkilos at kapuspusan ng banal na espiritu na kikilos sa lahat ng sulok ng simbahang ito. At amin na pong ibinabalik ang pinakamataas na papuri at parangal, pasasalamat sa iyong dakilang pangalan. Amen and amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Thanks God, I am blessed. Happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapa ang kalooban, maginhawa at matagumpay. Amen. Handa na ba kayo magpuri sa ating Panginoon? Amen. Amen. Ang lahat handa na, itas ang ating mga kamay sa pag-welcome ng Holy Spirit. Holy Spirit and more.
Handa na bang magpurang manak ng Diyos? Kayo ba handa lang sumayaw? Amen. Kaway ang ating mga kamay. Ipalakpak sa ating Panginoon. Amen. Amen. Sa oras pong ito, tayo po'y magpupuri at magpasalamat sa ating Panginoon. Amen. 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 Tayo na'y umawit at sumayaw sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Come on, church. Sumayaw ang lahat. Puri.
kayo ba'y mga pinagpala? Amen! Amen. Amen. Iwagayway ang mga kamay na mga pinagpala. Amen! Amen. At handa na ba kayong magpuris ating Panginoon? Amen. Itaas po natin ating mga kamay at patuloy po natin siyang papurihan. Oh Lord, we always love you. Amen. No matter how much we hurt you, you always love us, Lord. Amen. I will always love you. I will always thank you. I'll always be grateful for your marvelous deeds. Oh Lord, I will always love you. Even though I hurt you most, oh Lord, I thank you for saving my life.
Natin mga sarili sa pakikinig ng mabuting balita na naihay ng ating kapatid na si Brother Nicomedes Cabello. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan.
Ama naming nasa langit, pinupuri ka namin, pinasasalamatan. Patuloy ka naming sasambahin sa Espiritu at katotohanan. Itataas ang iyong dakilang pangalan dahil alam namin, ikaw ang Diyos na laging tapat sa amin, nagmamalasakit sa amin, at makapagdudulot ng lahat ng bagay na kailangan ng aming mga buhay. Minsan pa, Ama, inaamin po namin, wala kami magagawa kung kami ay hiwalay sa iyo. Aming hiling ang malayang kilos ng iyong Espiritu, tulungan kami. Pagpalain ang iyong salita na aming pagsasaluhan. Pagpalain ang lahat ng pangangailangan ng aking mga kapatid. At patuloy kaming aasa, O Diyos, na habang binubuksan namin ang aming mga puso sa iyong salita, patuloy na mabuksan ang durungawan ng langit at bumuhos sa aming buhay ang masaganang biyaya na galing sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. See you.
lakas at pag-asa, naririto sa tina, nakahandang tulungan. Purihin ang Panginoon. Glory to God. Glory to Jesus. Isa pong pinagpalang buhay, mga kapatid, sa Panginoon Thursday Group. At kayong lahat na kasama namin sa virtual fellowship sa oras na ito, saan man dako kayo naroon, patuloy po tayo mapagpala na makapangyarihang Diyos. At sa pamamagitan ng Kanyang salita, patuloy na turuan ang ating mga puso upang tayo makasunod sa Kanyang kalooban, mabuhay sa makalangit at makabibliyang pamamaraan. Ang salita ng Diyos na ating pagsasaluhan ay hanguin natin sa Ebanghelyo ng Panginoon mula sa sulat ni San Lucas, Lucas Kabanata 11, talata 47 hanggang 54. Luke chapter 11 verse 47 to 54. Kawawa kayo, ipinagtatayo ninyo na magagarang libingan ang mga propetang pinagpapapatay ng inyo mga magulang. Sa ganitong paraan, kayo na rin ang nagpapatunay na sang-ayon kayo sa mga ginawa ng inyo mga magulang sapagkat silang pumatay sa mga propeta at kayo naman ang nagtatayo ng libingang puntod na mga yaon. Dahil dito'y sinabi rin ang karunungan ng Diyos, magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at ng mga apostol, ang iba'y papatayin nila at uusigin ang iba. Sa gayoy, lalagpak sa lahing ito ang parusa dahil sa pagpatay sa mga propeta, buhat ng itatagang sanlibutan, magmula kay Abel hanggang kay Zacarias na pinatay sa pagitan ng damba ng sunugan ng mga handog at ng gusali ng templo. Sinasabi ko sa inyo, lalagpak sa lahing itong parusa dahil sa kanilang ginawa. Kawawa kayo, mga dalubhasa sa kautusan, sapagkat inalis ninyong susi ng karunungan. Ayaw na ninyong magsipasok, hinahadlagan pa ninyo ang mga nagnanais pumasok. At umalis si Jesus sa bahay na iyon. Mula noon, tinuligsa na siya ng mga eskriba at ng mga pariseyo at pinagtatanong tungkol sa maraming bagay upang masilo siya sa kanyang pananalita. Mga kapatid sa Panginoon, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Purihin ang Panginoon, purihin ang Diyos, glory to God. Isa pong pinagpalang buhay, mga kapatid, sa Panginoon at sa oras na ito,
Pwede na po kayong magsiupo at patuloy tayong magpapasalamat sa Panginoon sa mabuting balita na ating pagsasaluhan bagamat ang gospel po natin ngayon ay pagtutuligsa ng Panginoon sa mga eskriba at pariseyo. Ang eskriba at pariseyo ang itinuturing na religious leader ng panahong iyon sa Judaism religion. Ito po yung major religion ng mga Hudyo na nagpapatupad ng kautusang ibinigay ng Diyos kay Moises at gumaganap ng gampaning ritual ng pananampalataya. Subalit ang mga religious leader na ito, sa halip na purihin pasalamatan ng Panginoon, tinuligsa ng Panginoon ang pamamaraan ng kanilang paghahatid ng tinatawag na kabanalan. Kanina po sa misa, napaka-importanting maintindihan natin ang introduction ni Father Jay na ang authority ay binibigay sa atin ng Diyos upang tayo makapaglingkod sa ating kapwa. Ako as a preacher, ang mga workers ng Thursday group, pinagkatiwalaan tayo ng Diyos ng posisyon upang sa pamamagitan ng posisyong ito, makapaglingkod po tayo sa ating kapwa. Maipakita natin sa tao sa ating paligid ano ang buhay ng mga taong kumikilala sa Panginoon at ano po ang karakter ng Panginoon na sinasabi nating Diyos at tagapagligtas ng ating buhay. So sa pamamagitan ng buhay na mayroon tayo, kaming pinili ng Panginoon bilang tagapanguna sa inyo, sa pamamagitan ng posisyon at authority ipinagkakatiwala ng Diyos, dapat opportunity ito para makapaglingkod kami sa inyo. Opportunity ito, mga workers, sa gawaing ito na ipakita sa mga taong inaakay natin kung ano ang karakter ng Diyos na nagpapala ng ating buhay. Dito po bagsak yung mga Pariseo at Eskriba. Dito sila tinuligsa ng Panginoon. Hindi yung posisyong kanilang kinalalagyan sapagkat kailangan niyan para makapaglingkod tayo sa Panginoon. Ang tinutuligsa po ng Panginoon, paano nila ginagamit yung posisyon para sa kanilang personal na kapakanan, hindi para sa glory ng Diyos na nagpala ng kanilang buhay. Kaya gusto kong sabihin sa inyo, masarap pong maglingkod sa gawain ng Diyos. Ini-encourage namin kayo, kung mayroon po kayong talentong alam ninyo na ibinigay ng Panginoon, gamitin po natin ang talentong iyan. Kung tinawag po tayo ng Diyos at alam nating mayroon tayong lakas, gamitin natin sa paglilingkod sa Panginoon upang sa pamamagitan ng paglilingkod na ito, maka-influensya tayo ng mga taong kikilala sa Panginoon. Ngayon po, ang simpleng title ng ating pagsasaluhan mula po sa gospel na aking binasa ay Strong Words from Jesus. O sa ating sariling wika, mabibigat na pananalita ng Panginoon. Pagtuligsa ng Panginoon sa mga religious leader. Sabi ng Panginoon, kawawa kayo. Alam naman natin, na si Jesus nang mabuhay sa lupa. Bagamat dumaan sa maraming tukso, sa maraming temptation ng buhay, sinasabi po ng Biblia na si Jesus ay hindi nagkasala. Hindi nagkasala ang Panginoon maging sa kanyang pananalita. Kaya kahit mabigat ang mga salitang binitawan ng Panginoon, nararapat ito sa mga taong ito, hindi para husgahan ang oras na iyon, kundi para baguhin ang kanilang mga puso. Bago po tayo nagbago at nag-decide na regular na dumalo sa gawaing ito, tinamaan din tayo ng salita ng Diyos. Tinamaan din yung ating puso. Yung mabuting balitang dumarating sa atin samantalang tayo'y nasa gawain, yan po'y paalala sa atin ng Panginoon, warning sa atin ng Panginoon
gaya sa mga taong ito sapagkat sinasabi ng Panginoon, kung hindi kayo magbabago, lalakpak sa inyong buhay ang parusa para sa inyo. Kaya nga kung tinatamaan ka ng preaching, hindi mo pwedeng sikuhin ang iyong katabi at sabihin sa kanyang mare, kung nandito si sister, nakakilala mo, tamang-tama sa kanya ang gospel na ito. Ang gospel ay hindi para sa mga absent. Ito po ay para sa mga present. At kung tatanggapin natin ang pahayag ng Panginoon, magbabago ang ating buhay. At kapag nagbago yung ating buhay, mararanasan natin na masarap maglingkod o masarap sa presensya ng Panginoon. Ngayon po, mga kapatid, baybayin muna ni atin yung ating gospel at ibigay ko sa inyo ang ugali ng mga religious leaders ng panahong iyon na inaayawan o tinutuligsa ng Panginoon. In vice versa, ang mensahe din naman ng gospel ngayon ay hindi lamang yung tuligsa ng Panginoon, kundi ano yung karakter na inaayawan ng Panginoon na hindi dapat nating maging karakter sa panahong ito upang tayo ay kalugdan ng Diyos. Hindi ba kapag sinabi ng iyong nanay, matigas ang iyong ulo, ano ang gustong sabihin ng nanay mo? Lumambot ka kasi ayaw ko ang matigas ang ulo. Kapag sinabi ng nanay mo, sinungaling ka at pinagagalitan ka, anong gustong sabihin ng nanay mo? Dapat hindi ka sinungaling para magustuhan kita. Yung gospel natin ngayon, bagamat pagtuligsa ng Panginoon sa mga religious leader na ito, ang itinuturo sa atin sa panahong ito, hindi tayo dapat gumaya sa buhay ng mga ito. Kaya nga sabi ni Father kanina, ang authority ay ginagamit upang tayo ay makapaglingkod sa ating kapwa. Pag-usapan natin mga kapatid, huwag nyo lang muna akong tutulugan. Amen. Ang ugali ng mga religious leaders ng panahong iyon na tinulugsa ng Panginoon, una yung salitang wrong priorities. Love of religiosity over love of God and love of neighbor. Luke chapter 11 verse 4 to 2. Kawawa kayo mga Pariseo. Ibinibigay ninyo ang ikapo ng yerba buena, ng ruda, at ng iba pang gulayin. Ngunit kinakaligtaan ninyo ang katarungan at ang pag-ibig sa Diyos. Tamang gawin ninyo ito, ngunit huwag naman ninyong kaliligtaan gawin ang mga iba. Ang isang inaayawan ng Panginoon sa mga religious leader ng panahong iyon, yung salitang wrong priorities. Love of religiosity over love of God and love of neighbor. Pagdating po ng January sa atin sa bansang Pilipinas, pamosong pamoso ang piyesta ng Quiapo. Napakahaba ng pila, pero alam po ba ninyo, minsan nakalulungkot yung mga sumasampang gustong makapunas doon. Hindi baling makaapak ng mga taong pwede nilang apakan. Hindi baling makasakit ng mga tao, makasampa lang sila doon. Ang tanong mga kapatid, dapat ba ganun yung ating karakter? Kung gusto mong makasampa doon, ingatan mo rin yung mga taong nilikha ng Diyos sapagkat ang sabi ng Panginoon, ibigin mo ang iyong kapwa. May mga taong masyado tayong mahilig sa mga religiosity na gawain. Pero nakakaligtaan natin yung pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Sa atin sa Pilipinas kapag Flores de Mayo, tingnan nyo mga kapatid, bonggang-bongga yung mga nagpaparada. Kaya lang minsan nakalulungkot, ang tataray naman nila. Dapat hindi ganon. Kung tayo'y kumaganap ng mga tinatawag na popular religiosity, ginagawa natin ito mga kapatid upang papurihan ang Diyos na nagpala ng ating buhay.
wrong priorities. Minsan may nadinig akong sister, sabi niya, pupunta ako ng gawain kasi maniningil ako ng utang. Alam niyo, nung makarating sa gawain, yung kanyang sisingilin wala doon. Natapos yung prayer meeting, hindi naramdaman ang kilos ng Diyos. Parang hindi dumalaw ang Espiritu ng Panginoon sa prayer meeting. Bakit? Mali ang kanyang priority ng pagpunta sa gawain ng Panginoon. Alam nyo, natutuwa ako, Thursday group, disiplinado kayo. Bakit? Kasi yung mga cellphone ninyo na nakatutok ngayon, nakatayo sa tripod. At nakikinig kayo. Alam po ba ninyong may dumadalo ng prayer meeting sa halip na makinig ng salita ng Diyos na nagbablog? Guys, magpipreach na yung preacher. Makinig tayo. Di ba? Makinig tayo. Samantalang ikaw ang ingay, patas maya-maya bubulong-bulong. Guys, ito yung number one, sinabi ng preacher. Sister, manahimik ka. Ano bang dahilan? Bakit ka narito? Mag-vlog o makinig ng salita ng Diyos? Nothing against, mga kapatid. Pero lahat po ng bagay na ginagawa natin, dapat mayroon tayong priority. Narito tayo sa gawain ng Panginoon, makikinig ng salita ng Diyos. Naparito ang inyong preacher para mangaral ng salita ng Diyos, kaya hindi dapat nag-aalok ng kung ano-ano ang preacher, kundi ang salita ng Diyos. Lahat po ng bagay, panahon, ginagawa natin, dapat may priority tayo. Kapag oras ng prayer meeting, makinig ka ng salita ng Diyos. Kapag oras ng misa, makinig ka ng salita ng Diyos. Hindi ba nakalulungkot? Uulitin ko po, hindi ako against sa nagbablog. Pero dapat kapag nasa simbahan tayo, igalang natin, mga kapatid, yung kabanalan ng lugar na ating pinuntahan. Kaya, believe ako, Thursday group, sa inyo, disiplinado kayo. Amen. Ikalawang bagay na tinutuligsa ng Panginoon sa mga taong ito, yung salitang pride and arrogance. Sabi ng Luke chapter 11 verse 43, kawawa kayo mga Pariseo, sapagkat ang ibig ninyo'y ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga at ang pagpugayan kayo sa mga liwasang bayan. Yung kanilang pride, yung kanilang kataasan ng loob, inaayawan niya ng Panginoon. Dahil ang isang pinakaunang katangian na dapat mayroon ng mga anak ni El Shaddai, mababa ang kanyang kalooban. Ikatlo, mga kapatid, external rather than internal focus. Sabi ng Luke chapter 11 verse 39, sinabi sa kanya ng Panginoon, kayo mga Pariseo, hinugasan ninyong labas ng tas at ng pinggan, ngunit ang loob ninyo'y punong-puno ng kasakiman at kabulok at kasamaan. At inihalin tulad ng Panginoon ng mga eskriba at Pariseo sa mga nityo. Sabi ng Panginoon, katulad nyo ay nityo, pinuputi sa labas, subalit loob ay puno ng kabulukan. So gustong sabihin ng Panginoon, kung maganda ang bihis mo sa panlabas mong kaanyuan, dapat nagsisimula ang bihis na yan sa kalooban ng iyong puso. Amen. Ika-apat, mga kapatid, yung unhelpful burdens. Luke chapter 11 verse 46, at sinagot siya ni Jesus, kawawa rin kayo mga dalubhasa sa kautusan, sapagkat ipinapapasan ninyo sa mga tao ang mabibigat na dalahin, ngunit ni daliri ayaw niyong igalaw sa pagdadala ng mga iyon. Yung unhelpful burdens. Kung alam po ninyo na isang araw pumasok ang Panginoon sa loob ng templo, ipinagtabuyan ng Panginoon yung mga itinitinda doon na baka, kalapati, at itinaob ang mga hapag o yung papag ng mga nagtitinda. Bakit ganoon? May palengke sa loob
na kung saan dapat lugar na minimit yung mga tao upang ihatid ng salita ng Diyos. Kasi po, hindi ka pwedeng magpasok ng token na galing sa labas kaya magpapalit mo doon. May money changer doon na gagamitin sa templo. Pagkatapos yung gagamitin nilang paghandog, hindi binibigyan ng pahintulot sa quality control sa lugar na yan, kaya bibili ka ng panghandog doon. Kaya pinabibigat ng mga religious leader ang panahon ng panahong iyon ang paglapit ng tao sa Diyos. Sa panahon natin ngayon, magaang ang paglapit natin sa Diyos. Malaya tayo, pero dapat sundin natin kung ano ang kalooban ng Panginoon sa ating paglapit sa Kanya. Susunod po, mga kapatid, resisting God's messages and messengers. Sabi ng Luke chapter 11, verse 47 to 48, kawawa kayo, ipinagtatayo ninyo na magagarang libingan ang mga propetang pinagpapapatay ng inyo mga magulang. Sa ganitong paraan, kayo na rin ang nagpapatunay na sang-ayon kayo sa mga ginawa ng inyong mga magulang, sapagkat sila ang pumatay sa mga propeta, at kayo naman ang nagtatayo ng libingang puntod ng mga yaon. Ito po yung mga characteristic o character, pag-uugali na inaayaw ng Panginoon sa mga taong ito, sa mga religious leader ng panahong iyon. Wrong priorities, love of religiosity over love of God and love of neighbor. Pride and arrogance. External rather than internal focus. Unhelpful burdens. Resisting God's message and messenger. Ika-ani, mga kapatid, hindering others from understanding God's word. Luke chapter 11, verse 52, kawawa kayo mga dalubhasa sa kautusan, sapagkat inalis ninyo ang susi ng karunungan, ayaw na ninyong magsipasok, hinahadlangan pa ninyo ang mga nagnanais pumasok. At ang ikapito, mga kapatid, yung salitang fail to be a light in this world. Iyan po yung ugali na tinuligsa ng Panginoon sa gospel natin ngayon sa mga religious leader ng panahong iyon. At gaya ng introduction ko sa inyo, mga kapatid, dahil tinutuligsa sila ng Panginoon, ano po yung aral, significant ng gospel natin sa panahon natin ngayon? Magbigay lang ako ng tatlo na significant, kahalagahan po ng gospel na ating tinunghayan ngayon, living in the light of Jesus, exposing the dark. Mga anak ng Diyos, nabubuhay po tayo sa liwanag ni Kristo. At dahil nabubuhay tayo sa liwanag ni Kristo, nagbibigay liwanag tayo sa mga tao o maging sa dako ng kadiliman ng tao o ng buhay ng tao sa mundong ito. Dapat liwanag ka. Minsan may nagtanong sa akin, sabi niya, Brad, nagloko yung aking asawa, may dalawa akong anak. Paano ko mabibigyan ng magandang bukas ang aking dalawang anak? Tanong ng sister sa akin. Simple lang ang sagot ko sa kanya, magtinuka. Huwag mong gayahin ang iyong asawang nagloko. Bakit yun ang sagot ko, babae? Ano ang sabi sa atin? Ikaw ang ilaw ng tahanan. Ikaw ang ilaw ng tahanan. Kung mismong ikaw ang ilaw ang mapupundi, o ikaw na ilaw, mawawalan ka ng liwanag, sino ang inaakala mong magbibigay ng liwanag sa mga taong gusto mong ialis sa kadiliman? Tinatanggap po ba ninyo ang challenge, mga kapatid? Lalo na, mga kapatid kong kababaihan, baka sabihin ninyo, lugi naman ako, yung asawa ko nangaliwa, yung asawa ko nagpapakaligaya sa kandungan ng iba. Pero sabi sa akin ng preacher, wag kong gayahin ang asawa ko, magtinu ako. Bakit? Kasi kung yung mga tao nasa dilim, yung kanilang buhay ang susundan natin, paano tayo magkiging liwanag sa buhay ng iba?
Kaya ang unang halaga, mga anak ng Diyos, living in the light of Jesus, exposing the dark. Tignan nyo ito sa Pilipinas. Yung nakaraan po na RH Bill, na naging RH Law, ay maraming mga batas dito na tinututulan natin. Ngayon, yung mga pangunahing senador na naiboto ninyo, maaring kasama ko isa na boto sa mga nag-top na senador, ang gustong-gusto nilang ipasang batas ay ang batas tungkol sa divorce. At hindi po tayo magkakamali na darating ang panahon na ang batas na divorce ay mapapahintulutan sa Pilipinas sapagkat sa buong mundo, I think kung hindi ako nagkakamali, dalawang bansa na lang ang wala pang batas na divorce, ang Vatican City at ang Pilipinas. Pero ngayon po, inuudyok ng mga senador na nag-top nung nakaraang eleksyon na magkaroon na ng batas ng divorce o paghihiwalay. At hindi po ako magkakamali. Darating ang panahong paihintulutan iyan. Pero ang gusto kong sabihin, sa mga anak ng Diyos, wala pong kapangyarihan ang batas na iyan. Kung ituturo mo sa anak mo na ang pag-aasawa ay lifetime commitment. Diba? Kahit may batas, kung mabubuhay ka sa katwiran ng Panginoon, walang kapangyarihan ang ganyang uri ng batas. Kaya nga, mga kapatid, bilang anak ng Diyos, living in the light of Jesus, exposing the dark. Yan ang panawagan sa atin ng Panginoon. Huwag tayong gumaya sa tao ng mundo. Huwag tayong gumaya sa mga tao sa ating paligid. Kung may kaibigan ka na wala sa gawain, nagre-reels, at kung ano-ano ang gustong ilabas. Para lamang maraming views, mga kapatid, huwag kang sumunod sa kanila. Amen? Minsan nalulungkot ako ha, kahit mga anak ng Diyos, prayer partners, kahit maging katatawanan ang kanilang sarili sa panonood ng ibang tao, makakuha lang ng maraming views at ang alam ko para kumita, okay lang. Sana hindi ganun. Bakit? Kung susunod ka sa katwiran ng Diyos, hindi papayag ang Diyos na magkulang ka. Kung susunod ka sa kalooban ng Diyos, hindi papayag ang Diyos na ang laman ng iyong bulsa magdahop o mawalan ng laman iyan. Kaya, hindi ako against mga kapatid. Umayos ka lang. Yung ayos lang. Yung mukha ka pa rin anak ng Diyos kahit nagre-reels ka. Hindi ba? Meron akong kaibigan, alam niyo kung ano nire-reels mga kapatid? Yung mga simbahang kanyang pinupuntahan. Yung mga simbahang gusto niyang makita yung lugar. Yung mga mensahe ng salita ng Diyos, nagpapagaan, nagpapag-good vibes ng buhay ng iba. Pwede naman pala eh. Kahit walang ipakitang singit, may nanonood. Di ba? Ay, hindi naman sinasadya. Minsan dumadaan sa wall ko eh. Sabi ko, ano ba naman sister na ito? So mga kapatid sa Panginoon, una, living in the light of Jesus, exposing the dark. Ikalawa, pansinin ninyo ito. Significant ng gospel natin ngayon, realize that God looks at the heart. Ano ba yung alalahanin natin na ang Diyos po ay tumitingin sa laman ng ating puso. Sabi ng 1 Samuel chapter 16 verse 7, ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, huwag mong tingnan ang kanyang taas at kakasigan. Hindi siyang hinirang ko. Ang batayan ko ay di tulad ng batayan ng tao. Panlabas na anyo ang tinitignan ng tao, ngunit puso ang tinitignan ko. Kung babalikan po natin ang gospel at pagtuligsa ng Panginoon, ano ang sabi ng Panginoon sa mga scribe at pariseo? Hinahabaan ninyo ang inyong mga damit upang pagpugayan kayo ng mga tao sa liwasang bayan. Upang kilalanin kayo ng mga tao sa liwasang bayan. Pero ang Panginoon, mga kapatid, hindi siya tumitingin sa panlabas na kaanyuan ng tao, ang tinitignan niya puso. At ito naman ang patunay. Kapag nagbago ang puso mo, nagbabago din ang pananamit mo. Amen?
Huwag niyong sabihin sa akin, anak ng Diyos, sa mahabang palda pang matanda lang. Ang mahabang palda para sa anak ng Diyos. Amen. Kahit bata ka pa, kahit matanda ka, kapag binago ng Diyos ang puso mo, nagbabago ang panlabas mong kaanyuan. Nagbabago ang panlabas mong kaanyuan. Kaya nga sabi, tinitignan ng Diyos ang laman ng ating puso at ang nakakakita ng puso natin panlabas na kaanyuan, walang iba kundi yung ating kapwa. Diba? Ang tunay daw na kagandahan ay makikita saan? Ang tunay na kagandahan ay makikita paglabas mo ng pintuan. Diba? Kasi maganda yung loob mo, kaya paglabas mo ng pintuan, maganda makikita sa iyo. Ikatlo, mga kapatid, hindi pala finally, may dulo pang ika-apat. Ang ikatlo, nakahalagahan ng gospel na ating tinunghayan ngayon ay understanding the gospel of grace. Pansinin po ninyo ito, galing sa bibig ng Panginoon. Sa gospel natin, ang tiniligsa ng Panginoon ay ang ugali ng mga Pariseo at Eskriba. Dito makikita natin ang paghahalintulad ng Panginoon kung paano niya pagpapalain ang mga taong lumalapit sa Kanya. The gospel of grace, ang sabi ko sa inyo. May dalawang lalaking pumanhik sa templo upang manalangin. Ang isa'y Pariseo at ang isa naman ay publikano. Tumindig ang Pariseo at pabulong na nanalangin ng ganito, O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng iba, mga magnanakaw, mga magdaraya, mga mangalunya, o kaya'y katulad ng publikanong ito. Makalawa akong nag-aayuno sa loob ng Sanlinggo, nagbibigay ako ng ikapo ng lahat kong kinikita, samantalang ang publikanong nakatayo sa malayo, hindi man lamang makatingin sa langit, kundi dinadago ka ng kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Understanding the gospel of grace. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing kinalulugdan ng Diyos, ngunit hindi ang isa, sapagkat ang sino mang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Finally, mga kapatid, practice humility in everyday life. Practice humility. Kaya sabi ko sa inyo, ang isang daylan kung bakit tinuligsa ng Panginoon ang mga Eskriba at Pariseo, yung salitang pride and arrogance. At dahil ayaw ito ng Panginoon upang tayo mabuhay na pinagpapala ng Diyos, practice humility in everyday life. Uulitin ko po ang paalala ni Father kanina. Workers sa gawaing ito, hindi lamang Thursday na manggagawa, kundi lahat tayong tinawag ng Panginoon. Pinagkatiwalaan, binigyan ng posisyon. Ang authority'ng ibinigay sa atin ng Diyos ay tamang pagkakataon upang makapaglingkod tayo sa ating kapwa. Amen. Hindi tayo tinawag ng Diyos para mag-utos ng mag-utos, kundi para maglingkod sa mga taong itinatabi sa atin ng Panginoon, dahil pagdating ng panahon, pauuwin tayo ng Panginoon sa Pilipinas, kailangan sa mga batang lingkod sa atin, makita ngayon pa lamang kung ano ang pwede nating iwanan sa kanila. Amen. Kaya ang paglilingkod o yung authority ay expression ng ating paglilingkod sa Panginoon. Tayo po tayong lahat. Bago natin itaas ang ating mga prayer requests, magbigay lang po ako sa inyo ng ilang paalala. Saturday group, sa darating pong araw ng Sabado, mas maaga yung ating regular na gawain. Magsisimula po tayo ng 10:30 sa ating praise and worship. 11:15 ang ating healing message. Dahil ang ating pong misa ay 12:30. So, mas una po ang healing message bago misa. Sa darating pong araw ng Linggo,
Ganun pa rin, alas 10 ng umaga ang ating simula, 11:15 ang healing message, 12 ang misa. Pagkatapos ng misa, tuloy-tuloy po yung mga kapatid natin na nagpa-practice para sa November 5 anniversary. Sa araw po ng Lunes, statutory holiday, doon po tayo sa Saikong Ground. Ang simula po ng gawain, alas 10 din ng umaga, ganun din po yung oras o schedule ng healing message at misa. Yan po ay preparation natin sa November 5 sa ating Asian Convention at the same time ay anniversary ng Hong Kong chapter. Sa mga kapatid po natin na hindi nakapag-register, mayroon pong nagtanong na ilan sa akin, punta po kayo sa Asia World sa araw na iyan. Lahat po tayo ay makapapasok. Wala pong bayad ang entrance ng gawain. Yung 118 na registration para sa pagkain sa maghapon. Dahil kung ayaw mong magutom, at least, may maghahatid sa'yo ng pagkain. Bawal pong magdala ng pagkain sa Asia World. Kukumpiskahin ng mga guard ng mag-inspect ng pagkain. Pero kayong hindi naka-registered, huwag kayong mag-alala. Mayroon kayong mabibilhan doon. Kaya lang doon tayo sa venue, bibili na ng pagkain para sa maghapon na iyan. Pero kung kaya niyong mag-fasting, mag-fasting kayo. Pero kung may edad na kayo, kailangang humingi muna kayo ng pahintulot sa mga doktor kung kaya pa ninyong mag-fasting sa maghapon na iyan. Baka sa healing message, hindi Espiritu ng Diyos ang maramdaman ninyo. Ay, totoo yan mga kapatid. Practical. Hindi ba? Ang buhay pananampalataya, pagsasabuhay sa panahon na mayroon ka. Sabi nung isa sa akin, Brad, si Sarah, nanganak ng 90 years old. Si Sarah yon. Kasi may dahilan ng Panginoon. Ngayon, pag 60 ka na, huwag ka nang mangarap pang manganak. Hindi na panahon ng panganganak ng 90 years old ngayon. Naintindihan ninyo, ang lapat po doon is pananampalataya, ha? So, pagpalain ng Diyos ang ating mga prayer request, tugunin ang Panginoon ang ating pangangailangan, at patuloy nating enjoy ang buhay na galing sa Kanya. Pagpalain ng Diyos ang lahat ng inyong handog sa Kanyang gawain, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Let us give thanks with a grateful heart. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ. Manatili po tayong nakatayo at ating dasalin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Siyang naghangad ng pakupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan.
makapagsasabi sa kanyang Panginoon, mugkat tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y liligtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabibigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing bigla ang paglusob pagsapit ng araw. Nisan o pamang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ng 10,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panonood iyong mamamasdan. Iyong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratal, kahit anong uring mga paghirap sa iyong tahanan. Susubuin niya ang maraming anghel silang susubaybay. Kahit sangdako ika'y maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka at silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga pamo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpiente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikit. Pag sila'y tumawag, laging handa ko na sila'y pakinggan, aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklulohan, aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay, at nakatitiyak ng tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ng ulan. Maaring padala ko ng mga balang upang salantain ang lupain ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ng salot. Ngunit sa sandaling ang bayan nito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang mga lupain ang katiwasayan at ang kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ngala naman ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang pamilya ni El Shaddai. Ang pamilya ni El Shaddai talagang ibang-iba. Mapayapa, malusog, masagal at masaya. Ang pamilya ni El Shaddai talagang pinagpala. Malaya, matatag at mabunga. Ang buhay mo ay iandog at siya ay sambahin. Magalay ng papuri at ang kapwa'y mahalin. Ang buhay mo ay lalago at pagpapalain mong kalooban ng Ama ang susundin. Ihayag sa buong mundo magpangyari ang pangalan El Shaddai! El Shaddai! Halina't ibahagi sa lahat, pag-ibig niya bigay at buhay na ganap. Ihayag sa buong mundo, mapangyari ang pangalan El Shaddai! El Shaddai! El Shaddai! Halina't ibahagi sa lahat, pag-ibig niya bigay at buhay na ganap. Halina't ibahagi sa lahat, bless us all. We'll see you next Thursday.